Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa! Ngayong araw na ito, another recipe na naman, negosyo recipe na naman ang ating gagawin, new flavor naman ang ating Graham dessert, ang ating Rocky Road Graham Float. Let's start! Dito sa ating mixing bowl, ilalagay lang natin ang ating 2 cans of Angel All-Purpose Cream. So ito ay nilagay ko sa freezer ng 5 to 6 hours para mas madali natin itong ma-whip. Pwede kayong gumamit ng ibang brand ng all-purpose cream, pero itong Angel ay okay na rin naman yung lasa nito sa presyo nito. Kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng Alaska, pwede rin namang Nestle cream. So ayan, after nito ay pwede na natin itong i-beat. Or gamit tayo dito ng hand mixer at saka natin ito i-whip until mag-double ang volume ng ating all-purpose cream. Next ay ilalagay na natin ang ating condensed milk. Ang gamit ko dito ay Doreen. So bumili ako ng malaki, 1 kilogram ito, dahil ito ay mas mura or mas makakatipid ako kapag ganito yung aking binibili. So maglalagay lang ako dito ng 1 and a half cup of Doreen, and then yung remaining ay siya ko na lang itatabi para sa ating susunod na dessert recipe. So kung hindi naman kayo bibili ng 1 kilogram, okay na yung isang maliit na lata ng 390 grams of Doreen sa dalawang lata ng all-purpose cream. Then i-whip uli natin ng ilang minuto. Next nito ay ilalagay na natin ang ating cocoa powder. Ang gamit ko dito ay Dutch. Nabili ko lamang ito sa palengke ng 55 pesos. So, maglalagay tayo dito ng 3/4 cup. Kung gusto nyo ng medyo mas chocolatey yung dating na inyong Rocky Road, pwede nyo namang dagdagan. Pwede nyo ring bawasan according to your taste. Next ay pwede na natin ilagay ang ating marshmallow. Ito ay maliliit lang. Nabili natin ito sa palengke. Ilalagay na rin natin ang ating happy peanuts na medyo dinurog natin ng konti. Ito ay 10 pieces, yung mga tigpipiso lang. So, ang ginamit kong happy peanuts ay unflavored. And pwede naman kayong gumamit ng cashew or almond kung gusto niyo, pero tataas kasi yung cost ng ating ingredients. Kaya okay na rin naman itong happy peanuts. And then, ang ating chocolate chips, konti lang, ay okay na. So, haluin na lamang natin itong maigi, and after nito, ay pwede na natin i-assemble ang ating Graham float. So, ang gagawin muna natin, ay ilalagay natin, or maglalagay tayo ng konting mixture dito sa ilalim, para mabasa, or parang lumambot yung ating Graham crackers mamaya. So, konti lang, and then, saka natin ilalatag ng maayos ang ating Graham crackers. So, ang gagawin natin ay 2 layers lang kasi mas gusto kong mas makapal yung ating mixture or yung ating ice cream. Pero, pwede nyo namang gawing 3 layers. So, kapag 3 layers yung gagawin ninyo, mas marami syempre yung magiging yield ng inyong recipe. Kapag 2 layers ang inyong ginawa, makakagawa kayo ng 8 pieces of Rocky Road Graham ice cream or float. Kapag naman 3 layers, makakagawa naman kayo ng until 10 to 11 pieces. And para visually appealing pa ito, lalagyan pa natin ito ng konti pang mallows, peanuts, and chocolate chips. And just like that, ganun lang kadali ang ating Rocky Road Graham float or ice cream. Sobrang dali, sobrang rapsa. And by the way, pwede kayong gumamit dito ng other toppings. Like ako, gumamit ako ng ibang chocolate din, like curly tops as my topping. So you can play with different colors and textures in your recipe as long as bagay ito or nagko-complement ito. So check naman natin magkano ang ating kukunan and tutubuin sa ating recipe for today. Presyo ng mga ingredients ay maaaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili.
Ang ating cost of ingredients kasama ng ating packaging ay 262 pesos. Sasamahan ko ito ng 10 pesos para sa ating tubig at kuryente, 50 pesos naman para sa ating pagod at hirap. Ito ay may total na 322 pesos at dahil nakagawa tayo ng 8 tubs, ang bawat tub ay nagkakahalaga ng 40 pesos. At ito ay maaari natin ibenta ng mula 80 pesos kung gusto mo na mabilis mo itong maibenta, pero dahil rapsa din naman ang ating Rocky Road Graham Ice Cream, pwede natin itong ibenta ng hanggang 100 pesos. Tayo ay maaaring kumita dito o tumubo dito ng 320 pesos to 480 pesos sa 8 pirasong microwavable tub na ating nagawa. So, ayos na ito, pero disclaimer lang po, ang ating costing ay guide lamang, na sa inyo pa rin yan kung paano nyo hahalagahan ang inyong produkto. Thank you so much for watching and see you on my next video for another negosyo recipe. Goodbye!